Sa kasalukuyan, what's up Martians? Welcome back to Mars Daily, your daily dose of photo and video, and a little more about me. Yay, sa wakas. Alam nyo ba, nakailang take ako ng intro kasi ang daming nadaan na kotso dito. Today, nandito kami ngayon sa Maisi lang at meron kami importanteng mission na kung saan na-involve ang Gourmet Farm. Meron ako special guest, napadpad siya dito. Pero nakachinelas pa, at home ang tropa natin. Ngayong araw, dito kami sa Gourmet Farms. At ang mission natin is meron tayong tour. Maswerteng kalimot. O nga pala, big shoutout kay John Santana sa pagbigay sa amin. Binigyan niya kami ng 24mm, sponsored ni Dad. Dad! Hindi, actually, naiwan niya lang. Hindi niya sinasadya. Hindi, naiwan niya sa akin. Kasalanan ko yun. Naiwan niya, Dad. Nakalimutan namin. We will use this with great power. Enjoy ka lang sa peak hole. Yeah. Enjoy lang din kami dito sa gourmet. Ganda nito tulo. Ah, nga so. Coffee? May coffee kasama coffee. Ano yan? Props lang yan? Props? Hindi naman yan. Okay. Ay, kakilala mo na kayo. We're from the marketing of Gourmet. Yeah. I'm Joelo, this is Yan. Yes. Marco. Marco, hi Marco. Hello, hi. Ito na, Tol. Tol, ito na. Ito na yung hinihintay natin. Pag kailangan nyo ng food videographer. Ito na yun. Nag-aaral na kami nun. Ito na yun. Because if green is your passion, coffee is ours. So please enjoy the farm, enjoy the food, and see you later when you come up. Okay, thank you. Thanks very much. Did you enjoy the coffee? Yeah, it was great. You guys drink coffee naman? Yeah. Tol, may tumatawag, Tol. Tol, teka. Tol, may tumatawag. Hello? O, dyan, bakit? Ha? Uulan daw sa Pico eh. Magkape ka dyan. Diyan, oh, hindi, okay lang kami ninote dito. Sige, update ka na lang namin mamaya. Okay naman yung 24 mo, okay naman. Oh, ayos lang. Sige, Tol, kausapin ka to niya. Hello. Okay lang, okay lang. Sarap nga eh. Ganda na cellphone ko. Bantayan mo, Tol, baka mamaya tumawag na naman ha. Oo. Hinihintay ko nga mag-ring eh. Pero naka-silent naman siya. Okay, so I think ito na yung tour. Simulan na natin yung tour. Let's go. And dala namin si Real Deal. Baka tumawag na naman si John, so abang-abang lang kayo, baka tumawag siya. So yun, naubos na yung mga kasama namin sa tour. Kami na lang yung natira. Ang bagal kasi namin. Actually, tinitake lang namin yung dime namin para i-scout yung area. Kasi, syempre, isa sa mga goals namin bukod sa tour na to, bukod sa malibot namin tong farm, gusto namin i-share sa inyo yung feeling na nandito. Pero makikita nyo rito sa Gourmet Farm na to. At medyo malay-layo na yung nalakad namin. Hinihingal na ako. I'm not really good with long walks. Pero, yun. Kami tatlo na lang. Si Master Bayo, o si Nut. Bayong. Bayong pala, bayong. Bayong. Sorry, sorry. Pero bayong. Sir! Bayong. Bayong. Nagkamali ako, sorry. Dito na kami sa bandang kalahating part ng Gourmet Farm. And, ayun. Itong naiikot namin ngayon, or iniikot namin ngayon, is 11 hectares. As in, grabe oh. Para kung ano dito, parang pwede ka mag-shoot ng pangako sa'yo dito. Pangako! Dito lang lahat. Teleserye. Eh, may windmill pa. Nakita nyo naman kanina, may kalabaw. Itong farm dream. Farm life. Farm bill. Tapos kanina doon sa may lettuce part. Almost. Sobrang dami nilang lettuce. Pwede ka na mag-samgyup everyday. Hindi nga doon sila nagtatayo ng ano eh. Ng samgyup. Promoting ano sila. Promoting green life. Green life. Ang pinopromote nila dito. Healthy living sila dito. Tsaka yun nga update. Bawal mag-drone. So, sunlight.
Sad life kami. Look at that beautiful farm. You know. And though, you know, Samgyup. Samgyup. I-email niya yung romantic baboy. Samgyup, salamat. Ayun na, malupit. Sila pala. Grabe oh. Parang lutuin mo lang yung baka na nakita mo, no? May planong magtayo ng restaurant dyan, no? Ng Samgyup. Contact gourmet pa. So yun yung mga worms na ginagamit nila pang cultivate dito sa field. Parang kumbaga binibreed muna nila yung worms dito. Diyan sa mga hatches na yun, nakikita nyo. Parang siyang naka, ano, naka-cage style. Ayun o. Tapos, yan, after naglalagay sila ng 1 kilo ng mga worms. Tapos minsan pag binubungkal na nila, nasa 5 kilos na. Kaya it's a great way to cultivate all of these. So after nung tour dito sa part na to, sa may worm side, dun tayo sa produce. Final output. Oh, kumbaga, final output ng lettuce. Yung nirender nilang mga lettuce. So ito yung man-made lagoon namin. So lahat ng water na ginagamit namin for washing, so, dito siya dumediretso. Sa ilalim niyan may filtration. And then dito siya pupunta. And then yung windmill namin, yun yung use niya. Di ba may dalawang klase ng windmill? Ito, nagpa-pump out ng water at siya yung nagkakalat for irrigation. So lahat ng water na ginamit for washing, hindi siya tinatapon. We reuse it as for irrigation. So dito sa part na yan, dito nila dinadala lahat ng lettuce. Kung saan sinasort out nila, handpick and properly, you know, kinakat maigi, pinaprocess maigi. Per stages yan. Dito, yan. Hanggang sa ready to sell na siya. So from there, sa windmill, sa may man-made pool, to the processing, starting from the Samgyup thingy, sa lettuce. So, dito naman sa part na to, ewan ko ah, sana minsan naaamoy niyo yung naaamoy ko sa video. Pero ito na yung produce kung saan dinadala yung mga kape. It's another inspection for our okay, currently right now sa part na to. Nandito rin yung stages. Kumbaga kanina, stages ng lettuce. Ngayon, ito yung stages ng coffee. Kung saan, from separation to packaging, to actually manual yung ginagawa nila. Hindi lang mapasok ng lente ko dahil may ano pa, may... Meron siyang ano, ito may screen, no? Hindi lang mapasok ng lente, pero sobrang in-organize nila yung kape. Kahit may crack. Di ba, Tom? Sobrang lupit. Oh. So yun, okay, so actually nalobad si Nut kaya bumalik kami dito. Tapos ito, meron silang pa-juice. Ito pa rin si Nut. Feeling healthy. Feeling healthy, may patinabay sila. Ayun, nagpapahinga pa sila lahat eh. Sila Sir Alz, yung tour guide. Tsaka yung tropa namin si Mang Bayong. Si Bayong. Mang Bayong. May dalang A73 sa Bayong niya. Pero so far, sobrang ganda ng tour. Knowing yung pinuntahan namin kanina, tas ngayon kakain kami dito, iba yung feeling, di ba Tol? Iba yung feeling. Yung ano, alam mo yung kung saan galing yung kinakain mo ngayon. Feeling healthy kami ngayon. Tsaka kitang-kita yung proper cultivation na ginagawa nila simula sa gulay, pag-recycle ng water. Also, hindi sila gumagamit ng chemical sa halaman nila. Actually, distributor sila from kape to goods. Katulad nito, meron silang ready to eat. Na. Nakita ko yung kape kanina, sobrang fascinated ako sa kung paano nila ginawa yung kape. Hindi ko alam na ganun siya. At saka may iba-ibang blends pala siya and everything. Hindi lang siya yung typical na kape na pwede mong makita sa Starbucks or something. At ang daming process. Sir, thank you sa tour. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Sige po. Okay, so by the way guys, bukod sa magre-review tayo ng restaurant,
kung yung iba sa inyo fan ni Peter Makino at ni Mati, alam ko na pala yun na yung B-roll battle nila na gumamit sila ng isang kotse para i-review. And today is our very lucky day. Pukod sa banding namin to ni Nut, mga Martians, meron kaming isang kotse dito. Para mabilisan, ibibirol ko para sa inyo. Wait lang. Okay, so actually, itong RAV4, review unit pala to. And possibly natin, hindi, actually possible na i-review natin ang kotse na to kasama si Nut. Kung napanood nyo man yung episode ni Peter at ni Mati na nag-B-roll battle sila gamit ang kotse. Possible. Balik na tayo sa Alzora food review natin. So, hindi ko lang alam kung 2 parts tong vlog na to. Kasi isang tour sa Gourmet Farm at isang restaurant, quick review lang naman ng Alzora Japanese restaurant. I really honestly love Japanese restaurants, especially BGC. Meron ako isang favorite na restaurant doon. I would recommend gladly dito sa Tagaytay if you're wanting to eat Japanese food. Dito sa Alzora. Their place is legit. Ambience, customer service, the food, it's everything. Actually, kumain kami ng family ko doon. I think yun yung vlog na nag-shoutout tayo. Yung first vlog ko na nagbigay ako ng shoutout sa mga tao. Biniroll ko ata yun sa pagkakatanda ko. But overall, I would like to give a very big shoutout sa Alzora for sponsoring that mini review. Hindi lang ako gaano kapag-focus sa food kasi na-overwhelm ako. But I think it's also gonna be a dry run dahil sa Sabado meron pa tayong i-review na isa pang restaurant. At syempre mga Martians, gusto mo ba yung tol? Hindi mo pa napaparad yung vlog ko? Ano na yun? Akala ko Martians. Sabi kasi ni Jan, tawagin ko daw silang Martians. Ikaw ang steam mo.